Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy ang epekto ng Northeast Monsoon or amihan sa malaking bahagi ng Northern and even Central Luzon. Habang may mga light to moderate rains tayo sa silangang parte ng Northern and Central Luzon dahil sa shear line o yung tagpuan ng Northeast Monsoon at ng hangin galing sa silangan. Patuloy pa rin ang mga pag-ulan po dito sa malaking bahagi ng Mindanao at mga kalapit na lugar dahil sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ na siyang tagpuan naman ng hangin mula sa Northern and Southern Hemispheres. Base naman sa ating satellite animation at mga pinapakita ng ating mga models, mababa ang chance na may mabuong bagyo sa loob or paligid ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa matapos ang weekend. Pero nandun pa rin yung possibility po na magkaroon tayo ng low pressure areas knowing na kapag meron tayong ITCZ, posible magkaroon ng mga circulations. Asahan po ang maulap na kalangitan dito sa silangang parte ng Luzon kabilang ng Batanes, pababa ng Cagayan, Isabela, Aurora, and even Quezon Province, may mga light to moderate rains tayo. And dito sa may Cagayan, possible din yung mga thunderstorms. Epekto po yan ng shear line or tail end of frontal system. So, posible yung mga pagbaha or landslides doon. Dito naman po sa may Bicol Region at sa lalawigan ng Palawan, asahan din ang maulang panahon sa halos buong araw dahil naman yan sa ITCZ or Intertropical Convergence Zone. So, mag-ingat din sa mga possibilities ng baha or landslides. Dito naman sa natitirang bahagi po ng Luzon, sa Cordillera Administrative Region, gayon din sa Ilocos Region and rest of Central Luzon, meron mga pulupulong mahihinang pag-ulan lamang, habang dito sa Metro Manila, rest of Calabar Zone and rest of Mimaropa, bahagyang maulap na kalangitan ang iiral sa halos buong araw and possible lamang yung mga isolated rain showers or thunderstorms. Sa ating mga kababayan po dito sa may Eastern Visayas, gayon din sa Mindanao, asahan po sa halos buong araw ang makulimlim na panahon at sasamahan pa yan ng mga pag-ulan, hindi naman yung tuloy-tuloy pero possible din po yung mga light to moderate with at times heavy rains. So nagko-cause din po yan ng mga pagbaha or landslides. So kung lalabas man ng bahay, magdala po tayo ng payong. Dito naman sa may western and central portions of Visayas, asahan po yung bahagyang maulap na kalangitan for the next 24 hours, then may times na nagiging cloudy, at makakaranas din ng mga localized thunderstorms, epekto po yan ng ITCZ. Dahil po sa amihan, meron tayong gale warning sa malaking baybayin ng Northern Luzon. Kasama na dyan ang Batanes, Cagayan kabilang na ang Babuyan Islands, baybayin po ng Isabela, gayon din sa Ilocos Norte, pababa ng Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan. Take note po hanggang 4.5 meters o isa't kalahating palapag ng gusali ang posibleng maranasan ng ating mga kababayan doon, lalo na yung mga nangingisda, so maaaring pagbawalan kayo ng mga Coast Guard. Sa Metro Manila, mula Friday hanggang sa weekend, asahan po natin ang bahagyang maulap at sa kung minsan ay maulap lamang na kalangitan. Possible yung mga localized thunderstorms pagsapit po ng hapon hanggang madaling araw sa Friday and sa Saturday, habang sa Sunday, possible yung mga pulupulong mahihinang pag-ulan. At asahan din po ang bahagyang paglamig ng temperatura pagsapit po ng weekend dahil sa unti-unting papalakas pa na amihan. Sa ating mga kababayan po sa Baguio City at sa mga nagbabalak ding mamasyal doon, asahan pa rin natin yung katulad na weather conditions from Friday all the way hanggang sa Sunday. Partly cloudy to cloudy skies tayo, then malamig ang temperatura from 15 to 25 degrees Celsius, possible lamang sa hapon yung mga pulupulong mahihinang pag-ulan. Sa ating mga kababayan po sa Bicol Region, particular na sa Legazpi City, Friday and Saturday, asahan po yung mostly cloudy skies. So may times naman na nagpapakita si Haring Araw. Then, yung mga pag-ulan natin, maring magkaroon na ulit as early as morning, maring umulan mo na yung pagsapit po ng hapon and then gabi, mga localized thunderstorms po ito. Then, pagsapit ng Linggo, November 28, asahan natin ang maulang panahon, cloudy skies, possible din yung mga thunderstorms, epekto po yan ng Intertropical Convergence Zone at ng shear line. Sa atong mga kaigsoonan din ha sa Metro Cebu, from Friday hanggang sa weekend, asahan din natin ang bahagyang maulap at minsang maulap na kalangitan. And during those times na magiging maulap tayo, magkakaroon din ng mga pag-ulan. Again, wala itong kinalaman sa bagyo,
Possible tayong ito ay caused from the Intertropical Convergence Zone. At kung lalabas man po ng bahay, ay magdala pa rin po ng payong dahil posibleng uminit up to 32 degrees Celsius. Panghuli sa atong mga kaigsoonan din ha, sa Metro Davao, from Friday hanggang sa weekend, partly cloudy to cloudy skies tayo, mataas ang chance na mga pag-ulan sa hapon hanggang sa madaling araw, at sa tanghali naman po, mainit at maalinsangan hanggang 33 degrees Celsius. Si Haring Araw ay late nasisikat, 6:02 ng umaga, at maaga pa rin itong lulubog, 5:24 ng hapon.